buwan po ng Abril, pinagdiriwang po ang National Literature Month o buwan ng panitikang Pilipino. Kaya naman ngayong umaga, kamustahin natin ang naging pagdiriwang po nito. Kaugnay niyan ay makakasama natin si Professor Michael Corozza, ang head ng National Literature Month 2020-2022, para bigyan tayo ng detalye tungkol sa mga naging kaganapan sa buwan ng panitikang Pilipino. Magandang umaga po. Sir Michael, good morning. Magandang umaga. Professor Michael, good morning po. Thank you for joining us today. Ano po ba itong National Literature Month o buwan po ng panitikang Pilipino at kahalagahan po nito, sir? Alam mo naman kasi tayo sa ating bayan, marami tayong mga pagdiriwang na buwan-buwan. Di ba? Meron kaya yung Agosto ay buwan ng panitikan, ang Pebrero ay buwan ng sining, ang Abril ay buwan ng panitikan at ito'y alinsunod sa proklamasyon bilang 1968 noong 2015 na itinatalaga nga na ang buwan ng Abril ay pambansang buwan ng panitikan. At bakit nga ba kailangan magkaroon nito? Ito'y pagpapaalala sa ating lahat na sa ating kasaysayan ay may malaking papel na ginagampanan ng panitikan. Hindi ito parang entertainment lang o libangan, kundi ito'y paraan upang ang mga mamamayan na nagbabasa ng tula, kwento, sanaysay, nanonood ng mga tula at iba pa, ay hindi lamang nililibang, kundi tinuturoang mag-isip sa paraang kritikal upang mapagnilayan ang buhay ng bayan at upang makita ano ba ang mga suliranin, ano ba ang pinakaharap ng mga sitwasyon at ano ang mga solusyong posibleng magawa para higit na mapagbuti ang kalagayan ng bansa. Ganon sa pangkalahatan ang ating ang ideya kung bakit merong buwan ng panitikan. At bakit ito ginawang Abril? Abril sapagkat una ang ating kinikilalang prinsipe ng panulaang Pilipino na si Francisco Balagtas ay isinilang sa buwan ng Abril. At sa ating mga manggagawang pangkultura at pampanitikan ay nagdiriwang din ang kanilang kaarawan sa Abril, gaya ni National Artist Bienvenido Lombera, National Artist Edith Tiempo, at kung daigdig naman ang ating titingnan, nasa buwan din ng Abril ang kaarawan ng kinikilalang makata ng daigdig na si William Shakespeare. Sir Michael, hindi ko po alam kung naalala niyo pa, nagkasama tayo noong nag-alay tayo ng bulaklak sa birthday ni Francisco Balagtas sa Pandacan, Manila. At in relation to that, opo, nagtalumpati pa nga po kayo doon. At in relation to that, ano po yung mga aktibidad pa po na isinasagawa ninyo sa pagdiriwang na ito? At sino-sino po ang mga nakilahok sa mga nasabing aktibidad? Tama, naalala mo yung Pandacan natin. Linggo yun, ano? Parang Domingo de Ramos pa nga nung gawin natin yung sitwasyon na yung pag-aalay ng Bulaklak sa Pandacan. Totoo, nag-aalay din ng Bulaklak sa Bulacan, dun sa mismong bayang sinilangan ni Balagtas. At dun din sa Bataan, dun siya kasi nanirahan ng matagal at dun na siya na pinawian ng buhay. Ang buwan ng panitikan sa ating bayan ay pinangungunahan ng tatlong ahensya ng pamahalaan. Ang talagang tagapagpasimuno ng mga aktibidad ay ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF, at ang National Book Development Board, NBDB. So maraming aktibidad na hinihanay bukod dun sa pag-aalay ng Bulaklak ay Balagtas, maraming mga webinar na inaguyod tungkol sa panitikan, ang Komisyon sa Wikang Pilipino, ang NCCA naman, ang TWGOP, Technical Working Group, pasensya na't namamaos, ang aga pa kasi, yung TWG ng buwan ng panitikan na pinamumunuan ko nga, ay may mga regular nang aktibidad na itinataguyod. Halimbawa, ang mga timpalak para sa oral traditions natin, no? Ang pinakamatagal nang ginagawa at nang nangyayari ay yung timpalak sa pagsulat,
pag-awit ng Laji sa Batanes. Ang totoo, mamayang hapon alas 3, mapapanood sa Facebook page ng NCCA yung pagtatanghal ng mga nagwaging tula at mga tulang sinulat at kinanta ng bilang Laji ng mga kabataan mula sa Batanes. Kaya nag-aanyaya ko, kung may panahon kayo mamaya, panoorin po ninyo sa Facebook page ng NCCA ang presentasyon ng mga nagwaging Laji ng mga kabataan sa high school ng Batanes, no? May timpalak na kumposo, may timpalak, meron din tayong timpalak kumposo at may timpalak paleleng na ginagawa bilang pagpapatuloy at pagpapakita sa ating kabataan na yung kanilang mga oral traditions, mga piminanang oral traditions ng mga mamamayan ay nananatiling mabisa at kasangkapan pa rin para sa pagpapahayag ng mga saloobin at pag-unawa sa sitwasyong pinapapalooban sa kasalukuyan. Hindi maaaring pang-museo na lamang ang mga bagay na iyan. Kailangan magpatuloy silang nagagamit, napakikinabangan na itatanghal bilang likhang sining, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa buong daigdig. Okay. Sir Michael, kaugnay po ng inyong mga nabanggit, ano, sir, kasi sa panahon ngayon kung saan marami ng mga kumbagat, teknolohiya na available po sa atin, lalo na po sa mga kabataan. Kamusta po ba ang estado ng panitikang Pilipino po dito sa ating bansa at yung appreciation po at paggamit po dito ng ating po mga kapwa Pilipino, especially the youth, Sir Michael? Una, wala namang magiging diferensya o problema talaga sa teknolohiya dahil ang totoo, nakakasangkapan pa nga yung teknolohiya upang mas mapalaganap ang panitikan. Diba? Kasi kung nung araw ang panitikan ay limitado lamang doon sa nakasulat sa pahina, ngayon ang panitikan ay nakasulat pero sa screen ng telephone na binabasa. Pwede yun, diba? Kaya may Wattpad nga. May mga nagsusulat ng kwento sa Wattpad, diba? So, ang ibig ko sabihin, hindi kailangang makita bilang sagabal o sagwil ang teknolohiya para sa panitikan. Laging nariyan yung teknolohiya na yan upang mapaglingkuran ang ating mga interes bilang tao. At kaya, yung panitikan ay pangunahing bagay na mahalaga sa atin bilang mga taong likas namang nag-iisip. At kaya, nagagamit ang mga ito para sa panitikan. Ngayon, kung gaano pa ba natatangkilik ng ating kabataan ang panitikan, malaking pag-aaral ang kailangan gawin dyan. Pero ang mahalaga ay maaalala natin na sa ating mga paaralan, may panitikan namang talaga na ituturo ito. Diba? Kaya nga, bahagi ng ating mga asignaturang pinag-aaralan sa eskwela, ang panitikan mula elementarya hanggang high school hanggang kolehiyo, may pag-aaral tayo ng panitikan. Ang tanong lang marahil ay, gaano ba na ituturong epektibo ito ng mga guro at para pagkatapos ay ang isang taong nagtapos ng kanyang pag-aaral ay natutubang magmahal sa panitikan o wala lang? O parang naging requirement lang na pinagdaanan at tapos wala na. Ibang usapan na yun, di ba? Pero kaya nga may pagdiriwang ng buwan ng panitikan ay para ipaalala sa ating lahat na, teka, huy, may silbi ang panitikan. Tingnan mo, pansinin mo, magbasa ka at makikita mo, mayroon nga. Mula pa nung unang panahon ng oral tradition natin bago pa dumating ang mga Kastila. Sa panahon ng Kastila, lalo na alam natin kung gaano kabisa ang panitikan. Diba? Napag-aralan na natin yan sa ating mga eskwelahan. Nakapag-agree tayo dyan, Laura, kay Professor Michael Caldoza. Totoo, Sir Michael. El filibusterismo. Totoo po yan, Sir Michael, kasi karamihan ngayon ay puro sa mga gadgets na nakatutok. Anyway, maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa amin ngayong umaga, Professor Michael Caldoza. Thank you, sir.